ayoko magsaya ng panahon kasi yun na, walang may alam kung anong mangyayari bukas, anong mangyayari susunod na araw. Magiging maayos ba o hindi. Kaya dapat bawat araw samantalahin natin. Kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo ngayon, palagi nyo tandaan na malalampasan nyo yan. Kaya nga pinagdaraanan kasi dapat tahanan lang natin yan. Huwag nating tatambayan. So, mahalin natin ang bawat isa, mahalin natin sarili natin, mahalin natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Ano man ang mangyari, ano man ang mga negatibong dumating sa buhay natin, lagi natin tingnan ang positibong parte noon dahil meron at meron yan. Lahat na nangyayari sa atin ay merong dahilan. Kaya huwag tayong paghihinaan ng loob. Yan ang unang-unang magiging dahilan ng pagkatalo natin. Real talk, pwede mong pakisamahan kahit na sino, pero hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang lahat ng tao, kahit na kakilala mo. Alam mo, habang tumatanda ako, mas nare-realize ko yung halaga ng konsepto na always choose your peace. Hindi lahat ng tao deserve yung energy natin. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan ng pansin. Saka hindi na importante sa akin kung ano yung iniisip nila. Basta ako, lalagay ako sa tahimik. Kasi gusto ko yung peace of mind. Kung may isang hiling ako, at mapagbibigyan, ang hihilingin ko lang ay maranasan kong pahalagahan. Dahil ayoko nang masaktan at ayoko nang maiwan. Pero alam kong walang kasiguraduhan. Matuto tayong lumayo kapag alam natin na hindi na tayong kailangan. At mas okay na siguro yung wala kang kausap kaysa pinipil mo yung tao kung usapin ka. Much love and God bless. Sensya ka na sa ugali ko. Hindi kasi ako. Pakita.